Magandang araw mga higala. Ngayong araw na to ay magbibigay ako ng update tungkol sa tinanim nating sili. Kung napanood nyo yung video na ito ay nagtanim tayo ng sili na nakuha ko sa Mang Inasal. And ito yung ika-isang buwan nung tinanim ko siya. Magbibigay ako sa inyo ng update kung ano nangyari dun sa itinanim natin na sili. Kung tumugo ba siya or hindi. Sadly, walang ni isang tumubo sa kanila. No! So, merong mga tumubo pero mga damo. At wala akong nakitang may isang punla na nanggaling sa tinanim natin na sili. Mostly, ang ginagawa ko rito ay nagtatanim ako ng panibagong batch ng mga buto. Pang backup lang kung sakasakaling hindi talaga tumubo ang mga ito. Or hihintay pa ako ng isang linggo bago ko ma-conclude na hindi talaga ito tutubo. But before ako magtatanim ng panibagong batch ng buto ay alamin natin kung ano ang mga rason kung bakit hindi tumutubo or hindi tumutubo yung mga buto na itinanim natin. Alamin natin ang mga iba't ibang rason kung bakit hindi tumutubo yung itinatanim mong buto. So may limang rason akong na-experience or na-research na mga dahilan kung bakit hindi tutubo or maliit ang chance na tumubo yung mga buto na itinatanim mo. Una, hindi maganda sa buto or sa itinanim mong buto na parating basal yung lupa. Diligan lang siya kung kinakailangan. Kapag napansin nyo na medyo tuyo na ng lupa, diligan sa kadiligan. Kapag parating basa ang lupa ay nagre-resulta ito sa pagkabulok ng buto. Sa kadahilan ng ito, nilalagyan natin yung pinagtaniman natin ng butas sa ilalim at dapat buhaghag yung lupa para once na madiligan ay hindi makontaminate yung tubig na magdudulot ng pagkabulok ng buto. Dahil parating umuulan dito at yung lugar na pinaglagyan ko ng sili ay walang harang or walang bubong, parati siyang nababasa ng ulan. So isa yun sa mga dahilan. Pangalawang dahilan ay sobrang tuyo yung lupa. So kung pag nakalimutan nyo namang diligan yun ay nagiging tuyo yung buto at hindi siya nag-germinate dahil sobrang tuyo ng lupa. Okay? Pangatlong dahilan, kapag sobrang lalim ng pagkatanim mo ng buto, ay nahihirapan yung buto na tumubo or magpunla. Pag nakabili kayo ng ganito, meron siyang instruction sa likod kung gaano lang kalalim yung dapat nyong pagtamna ng buto. Make sure lang na basahin niyo dito yung instruction. For instance, itong mustard seed, nasa 0.7 cm lang yung dapat yung lalim ng pagkatanim nyo. Medyo hindi siya gaano kalalim. Pag itinanim nyo siya ng mas malalim pa rito, sabihin natin 2 inches yung lalim, baka mahirapan na siyang mag-germinate kasi kailangan niya ng extra effort para tumubo. Pang-apat na dahilan. Parang may problema ka. Kapag ang itinanim nyong buto ay nanggaling sa hilaw na bunga, ay hindi talaga tutubo yon. Kasi hilaw siya or hindi pa ready yung buto para itanim. So make sure pag kukuha kayo ng buto galing sa prutas or halaman or anumang klaseng bunga, make sure na hinog na yon. Ang panglima at huling dahilan, kapag ang buto na itinanim nyo ay luma na or old stock na, hindi talaga tutubo yon. Kung makikita nyo, meron siyang batch number, lot number, and germination germ. So, germination rate. Ito yung porsyento kung gaano kataas ang chance na mabuhay or mapunla yung mga buto. And sow-by. So, sow-by dito sa Ramgo Seeds ay yung expiration date ng buto. Make sure na yung expiration date ay hindi pa talaga na-meet, no, ng current date na pagtanim nyo. Marami talagang rason kung bakit hindi tumutubo yung mga itinatanim yung buto. And yung limang nabanggit ko kanina ay yun lang yung mga common na mga sanhi
ng or reasons kung bakit hindi tumutubo yung mga itinanim ninyong buto. And hopefully, sa pagtatanim nyo ay maiwasan nyo yun at ma-improve pa yung chance na tumubo yung mga itinatanim ninyong mga buto. Dahil hindi tumubo yung mga itinanim ko last time ay magtatanim ulit ako ngayon na panibagong batch ng mga buto. But this time around, mas marami yung itatanim ko at tsaka ang gagamitin kong lupa rito ay soil mix ng ordinaryong lupa at tsaka composted na coco peat para mas buhaghag yung lupa. Subukan natin kung tutubo ito sa lupang ito at ang gagawin natin ay ingatan natin yung buto na itatanim natin. In comparison, itatanim ko rin itong hot pepper pansigang, no, from Ramgo Seeds. 85% germination and so by 2021 pa to siya mag-expire at mataas yung chance niya na mag-germinate. So itatanim ko rin to in comparison. So tignan natin kung out sa 12 na tinanim kong sili ni Mang Inasal ay may tutubo or may sisip, may mag-germinate or ito yung mauna. So in comparison lang. Makikita nyo pag makabili kayo ng buto, iba yung kulay ng mga buto nila kasi may halos lang protection coating na para hindi sila madaling masira. Kaya yung nabibili nyo mga buto, iba yung mga kulay, may kulay blue, violet, so may coating yun. Kung maoobserbahan nyo, pag nilagyan ko siya ng tubig, madali lang yung masipsip ng lupa. So yun yung silbi ng coco peat. Dahil buhagang yung lupa, madaling masipsip yung tubig. So mariretain niya yung moisture and para bumilis yung pagtubo ng mga buto. Kung gagamit lang kayo ng ordinaryong lupa, may tendency kasing mabagal ang pag-absorb ng tubig. And sometimes, akala nyo na-absorb na yun sa baba, hindi pala. Kaya matagal yung pag-germinate ng buto. Kung lupa lang yung gamitin nyo, make sure may halo siyang buhangin para medyo madali yung pagsipsip ng tubig. Ilagay natin ito sa shaded place. Okay lang na hindi maaarawan kasi in the process pa tayo of germination. I-update ko kayo kung anong status nito after another 2 to 3 weeks. Tignan natin kung hindi tayo na scam ni Mang Inasal. Joke. Ano nga ba magtanim ng kulay lila na sili? Kung makikita nyo dito, meron siyang kulay violet. Meron din siyang kulay pula. O may pagka-orange. Kung sa ordinary yung sili ito, itong violet ay hilaw pa. While itong kulay orange or red ay hinog na. Meaning, kung magtatanim kayo ng ganitong kulay na sili, dapat ang kuhanin mo na bunga is yung kulay red or yung kulay pula. Ang pagtatanim nito ay kapareho lang ng proseso ng ibang sili. Nagkaiba lang siya ng kulay. Kasi marami kasi akong nakikita na kumukuha ng kulay violet tapos itinatanim. Tapos natataka sila kung bakit hindi tumutubo yung tanim nila. Natural lang yan kasi hilaw pa yung tinanim mo. Hindi pa matured yung buto. So hindi pa yan tutubo. Nandito na tayo sa bandang huli ng video and dito ay magtra-translate tayo ng Tagalog, ng Bisaya to Tagalog. Alright? So kadalasan yung maririnig sa video ang salitang lupa. No?
soil, lupa. So, sa Tagalog niyan is lupa. Sa Bisaya naman ay yuta. Okay, so, ayan, lupa, yuta. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye!